In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And there was light. Is the Trinity logical? You wouldn't just take the Trinity on faith alone. Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The Book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this impurity, becoming impure was by eating certain animals. Sige po. Magandang umaga po at happy Sabbath po sa lahat. Yan. Tayo pong muli ay naririto para sa isang natatanging pagre-repaso ng ating lesson. Sa lahat ng mga nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang mga bansa, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo pong kinaroroonan. Anumang oras, anumang araw ho diyan, ay maligayang Sabado po sa inyo pong lahat. Ganun din sa aming mga kapatid, sa mga bisita ngayong umaga, ay welcome po tayo sa ating Sabbath School. At tayo po ay mamayang hapon, bandang alas 2:30 sa mga AY at sa alas 3 ay para sa ating programa mamayang hapon. Kaya kung meron pong mabibiti ng mga tanong ngayong umaga, pwede po ninyong itanong mamayang hapon sa programang Si Kristo Po Ang Ating Katugunan. Ano po? Kaya ang ating lesson, Sister Samantha, Samantha ka nga ba? Yan, pansito, yan. Ang ating paksa ay may kinalaman sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Ayan. Isang napakalagang paksa na pwedeng nating pag-aralan isa-isa ngayong umaga. Dahil ang prinsipyo ng Bible doon sa huling lesson, doon sa ulang... Alam nyo, ang lesson natin ay dalawang Sabado na lang yata ang natitira. 2021 na tayo. Mabilis lang ang araw. Mabilis lang ang taon. Mabilis lang ang buwan. Nakaraan lang ay 2020. Ngayon, darating ng, nasa ano na tayo, 12. Susunod yan, January 1, 2021. Aba, ano na naman kayang pandemic ang darating dyan? Diba? Ibig sabihin, paikli na ng paikli yung ating panahon. Dito lang sa ating panamahan, dati punong-puno. Ngayon, sa lahat ng lugar, paunti ng paunti. Tignan nyo, parang inaawat na tayong magkaroon ng magandang fellowship. Magandang bonding, you know? Kaya samantalahin natin ang panahon ay nagtutumulin, panahon din naman tayo ng paggawa. Kasi doon sa last part, in conclusion ng lesson, sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, ang taong tamad, ano daw dapat? Ang taong tamad, huwag kumain. May prinsipyo ng Bible yun. Hindi ba? Ngayon, yun ang lesson yun ang ating trimestre ngayong umaga. Ayan ang Kristiyano, sabi ang lesson, ang Kristiyano at ang trabaho. Aba. Kaya napakalagang binabatak natin yung ating kamay at ng katawan sa gawain sa bahay, gawain sa labas. Abay, masakit kaya sa likod yung buong magapon, buong magdamag, nakahiga? Masakit din sa likod yung sa upuan, sa puwit, yung magapong nakaupo. Aba, kahit na yung higaan ay waterbed, kay magapong kang nakahiga, aba, hindi ka masasaktan. Walang kilos-kilos ang katawan, walang kilos-kilos ang kamay. Aba, ayahay. Di ba? Yun namang iba, ito ha, yun namang iba, nasobrahan naman ng trabaho, nasobrahan naman ng gawa. Yung gabi, ginagawang umaga, yung umaga, ginagawang gabi. Aba.
Tama, hindi ba? Sa sobrang gawa, sa sobrang tamad, hindi rin maganda. Pag sobrang tamad, sobrang gawa, ah, sabi nga ng iba, basta sobra, ay pangit din. Hindi rin maganda, no? Subukan nyo nga yung appliances, buong magapon, buong magdamag, andar ng andar, ah, hindi ba yan ma-overheat? Eh kung yung pakayangan tao eh, buong magapon, buong magdamag, iikot ang gawa ng gawa, ay pag hindi ka na overfatigue. Di ba? Kaya, mahirap din sa mga Kristiyanong wala nang ginawa kundi humiga. Wala nang ginawa kundi trabaho ng trabaho. Kaya buti na lang mayroon tayong Diyos. Mayroon yun. Anim na araw, mayroon binigay sa atin pagdating sa kapitong araw, mayroong rest. Aba, ang kagandahan. Rest day. Pahinga. Iba klaseng pahinga ito. Baka naman pag sinawa, pahinga, hindi doon lang sa bahay, ayahay lang doon. Hindi. Open ang ating chart, magpagtitipon, pagpupulong. Oh, magkasabay ang rest at worship. Ayan. Ngayon, tingnan natin sa Garden of Eden. Ayan. Sige po, mamaya ko nababatiin niya si Irene Villamero ng magandang umaga. Mamaya ko na ako kay babatiin, ha? Sige po, binabati ko po si Irene. Ayan. Tingnan natin sa Garden of Eden. Ano ang ginawa ng Diyos kay Adam at kay Eve? Diba, pagkagawa, inilagay ng Diyos sa Garden of Eden, pagkatapos inilagaan ng Diyos, anong ginawa doon sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos? Basta lang ba nalang tinitigan yan? Basta lamang ba nagpasalamat sa Diyos? Bilang katiwala, dito pumasok yung stewardship. Kamalay ko, baka madulas ako, stewardess. Eh? Ah, di, nilangan ng Diyos lahat. Ano sabi sa chapter 2? Tama ba? Verse 18 and 19, tingnan natin ang ating Bible, ha? Tingnan natin. Tingnan po ninyo ang Genesis. Okay, binigyan ng trabaho si Adam eh. Ayan, tama. Chapter 2, verse 18. Tingnan nyo sa inyong mga gadgets. Ay, wala pala rin ano. Okay. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa sa ilalalang ko ng isang katulong niya. Nilalang ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at lahat ng ibon sa himpapawid, pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon at ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal at bawat bawat may buhay, yaon ay naging pangalan niyon. Pinangalan ng lalaki ang lahat ng mga hayop, ibon sa impapawid, bawat ganid sa parang, datapat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. Aba, Patriarchs and Prophets, dito sa chapter na to. Study of life, study of botany, study of zoology, study of biology, study of starry, lahat pinag-aralan ni Adam. Wow! Biro niyo yun eh, binigyan siya ng gampanin, hindi tamad. Pinangalagaan niya yung Garden of Eden, lahat ng hayop ibon, mababangis, mahilap, ay inilapit kay Adam at inisa-isa ni Adam ang pangalan, eto ang dapat mong pangalan. Yun. May gawain. May trabaho si Adam sa gitna ng Garden of Eden. Kamusta ang mga anak ng mga magulang ngayong umaga? Kamusta ang higaan? Kamusta ang unan? Kamusta ang kumot? Pagkagising, saan lumarga? Pati ba naman pagtiklop ng kumot, pagtabi ng higaan, pagtabi ng unan, hindi mailigpit ng mga anak? Agad ay nasa computer, agad nasa laptop, agad nasa tablet, agad nasa cellphone. Aba! Christian, ang title, Christian, at ang trabaho, ang gawain, ang pag-unat at paggawa ng kamay. Diba? Magapon, magdamag, ang nanay, 24/7, sobra pa sa trabaho ng mga lalaki.
Pero inyo, pagising sa madaling araw, gigising ang nanay, magluluto, nakakainin, magluluto, babaunin. Yung higaan, pagkaalis na estudyante, pagkahatid nung araw bago pa mag-online. Iiwan ang laban, iiwan ang kainan, iiwan ang ligpitin. Abay, walang tigil ang nanay sa trabaho sa bahay. Tapos darating asawang lalaki, pag nalimutan magsaing, aawayin pa. Ano ba yan? Diba? Ang mga lalaki sarap din sa opisina. Basta nakatingin sa computer, basta may aklayete. Pero ang nanay, nako, sobra sa 24/7. Biro nyo, nagsasaing, namamblansya. O bago mamblansya, ang mga nagsasaing, nagkukuskus ng labang, pinag-iwanan ng mga anak na nang... tinamahan na magaling. Nagwawasing masin, nagluluto. Siya ka nakakita ang nanay na lahat ng gawain eh. Kulang na lang, doble-doble katawan. May pagluluto, may paglalaba, may pagsasaing, merong pagmamlansya, merong pagwawalis. Aba, saan ka nakakita ng ganyan? Tapos ang anak, wow, sarap, higa-higa, tingin-tingin ng ML. Buti sana kung ML, okay lang eh. Yung isang klase ng ML, okay lang yun eh. Pero yung ML na isa, Ano ba yung ML? Mobile Legend. Ay, yung isa pang ML. Diba? Mami ako sasabihin sa hapon yun. Ganyan po. Kaya trabahong Christian. Kaya tinignan ni Adam at Eve yung kagandahan ng Garden of Eden. Aba, inalagaan yung punong kaya, alaga yung mga hayop. Kaya lang, nang pumasok ang sin, pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng sumpa. Aba, di ba ano sumpa? Hindi ang tao ang sinumpa, ang lupa. Kaya magtatrabaho ang tao. Di ba? Eh pag walang trabaho, halimbawa working, parang pampamilya, pag walang trabaho, aba, yung labas ng pamilya. Nga. Di ba? Nga. Kasalanan din yun. At kasalanan din, pagka ang hanap buhay, iba ang hanap buhay na illegal, papakain sa pamilya. Ba'y sabi ng iba, hindi ka ba na konsensya, pakakain mo sa pamilya mo illegal? Iba? Kaya ang Diyos marunong. Binigyan ng Diyos ang tao ng kakayanan. Hindi pwedeng paghiwalayin ang espiritual. O minsan, nalilimutan nga ng tao yung nagtatrabaho, nalilimutan na espiritual. Bakit? Naiinganyo dun sa salapi, naiinganyo dun sa kanyang tinatanggap. Minsan, pag uwi na sa bahay, hindi na makakuha mag-pray. Tama? Dahil pagod na. Naubos na yung oras dun sa trabaho. Minsan, ubos na ang oras sa panonood ng TV, hindi na malimutan. Nalimutan ang pagbabasa, pagderepaso. Buti na lang, wala ng kardo. Meron pa ba? Bago na, inalis na sa ABS-CBN eh. Iba na eh. Iba. Pumasok naman ng Korean telenovela. Sino mahilig sa Korean? Ako hindi mahilig ha. Diba? Mahirap din. Mga kapatid, nang walang trabaho, mahirap din. Sabi nga ng, no sa lesson ha, kinuha ko doon sa isang salin. Yun daw pong hingi ng hingi. Tingnan ninyo sa isang salin. Sa 21-25 ng Proverbs, pero kinuha ko ito sa isang salin. Ang tawag sa isang salin, ang salita ng Diyos. Diyan sa inyong lesson, nasabit ito eh. Ang nasa ng matuwid ay pumapatay sa kanya sapagkat tumatanggi ang kanyang kamay sa paggawa. Pero sa isang salin, kung marami kang ninanais, ngunit ikaw na may tamad, mamamatay kang naghahangad. Ba? Basahin niyo sa salita ng Diyos, sa isang salin. Dito sa aking King James, sa Diglot, doon sa verse 25 ng chapter 21, yun ang sabi ha, sa ito sa salang Tagalog. Ang nasa ng tamad ay pumapatay sa kanya sapagkat tumatanggi ang kanyang kamay sa paggawa. Pero kinuha ko ito sa salita, ang salita ng Diyos sa isang salin ng Bible.
Kung marami kang ninanais, ngunit ikaw naman ay tamad, mamamatay kang naghahangad. Puro ka pangarap, puro ka pangarap, puro ka nais, nais. Ayaw mong gumawa. Ayaw mong magtrabaho, ayaw mong kumilos. Pag hindi ka kikilos, paralyze. Oh. Di ba? Hmm. Ano pa? Oh, sabi, ito sa isang salin pa. Ang gusto ng tamad, humingi ng humingi. Ngunit ang matiwid, gustong magbigay lagi. Wow. Oh. Ganda, no? Nakakita na ba kayo ayaw magtrabaho? Hingi na yun. Nanay, hingi. Tatay, hingi. Kapitbahay, hingi. Walang ginawa kundi hingi. May sakit na, no? Hingi mo ko. Yun daw hingi ng hingi? Okay, tingnan pa natin, ha? Sa 13:4 ng kawikaan, tingnan natin, 13:4. Tingnan natin dyan sa inyong mga Bible, anumang sali niyan. Okay, 13:4 ng kawikaan. Ang tamad ay nagnanasa at walang anuman. Ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Wow. Michael, hindi ikaw ang sinasabihan dito, ha? Huwag kayong ma-open doon sa talata, ha? Yun daw mapagbigay. O yun, kaluluwang masipag, tataba. Aba. Ibig ba sabihin sa literal nito, pag hindi mapagbigay, slim? Pag ginawa natin itong literal, yun daw mapagbigay, tataba. Oh, eh, yung opposite ng mataba, payat. O pag hindi nagbibigay, ano ibig sabihin? Payat. Diba? Pero, tinignan ko dito sa saling ang salita ng Diyos. Ang taong tamad ay hindi makukuha ang kanyang hinahangad. Ang tao namang masipag ay nagkakaroon pa ng higit sa kanyang hinahangad. Gusto kong magkakotse. Ang gagawin mo para kang magkakotse? Nga, hayahay. Gusto kong maganda rep ko. Ang gagawin mo? Hayahay, nakaupo, nga. Hindi darating yun. Kaya sabi yung taong puro, ang taong tamad, yung kanyang pagnanasa, yung hangad, mamamatay na lang siya dun eh. Hindi niya nakamit eh. Paano? Nihintay lang. Parang si Juan. Oh, mahinog yung bayabas. Hintay ko na lang malaglag yan. Oh, hindi ganun. Kaya 6 days, binigay sa atin ng Diyos. Ang 7th day para sa Kanya. Ay, may kasalanan din pala sa loob ng 6 na araw. Wala tayong ginagawa, kundi nga. Maghihintay na lang paglaglag ng bunga. Kaya tama yung prinsipyo ni Paul eh. Ang taong tamad ay wag ano. Biro ninyo, napapagod na nga kayo magtrabaho, maghapon, 24-7. So, tapos anak nyo, nakahiga. Oh, tingnan nyo ha. Meron pa isang pangungusap niyan eh. Yung, teka, tingnan ko ito doon sa Ecclesiastes, punta tayo. Ayan. Ang katamaran, 10:18 ng Ecclesiastes, ang katamaran ay gumuguho ang bumungan. At di pagkilos ng kamay, tumutulo ang bahay. Aba. Napansin ninyo, si King Solomon, Ecclesiastes chapter 10, verse 18. Kitam-kisami, tulo-tulo. Hayaan mo yan, tulo lang yun. Pag umuulan lang naman eh, pag maro, di naman niya tutulo. Yung maliit na butas, pag pinabayaan, lalaki na lalaki yun. Hanggang isang miyero ng bubong ang papalitan mo. Eh, dapat tatapalan mo lang yun ng bulkasin. Okay na. Napalibasa, maliit pa naman yung butas niya, hindi pa yan, okay pa yan. Huwag mo nang palitan. Saka ay pag-ulan lang naman yan, saka lang pumapatak yan eh. Pag hindi naman naulan, maaraw eh, wala naman tulo. Huh? Sa katamaran, gumuguho ang bubungan, at di pagkilos ng mga kamay, tumutulo. Yung link ng gripo. Alam nyo, pumapatak yun. Ay, maliit naman ang metro niyan. Pag naipon niyan, ilang alilang baldi.
Pag nakitang may tulo ang gripo na hindi ma, palitan mo, meron gasket lang o kaya yan meron yang bilog na maliit. Kaysa bumagapon, bumagdamag 24/7 patak ng patak. Di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng talent, ng kakayanang kumilos ang kamay, hindi ito paralyze. Di ba? Matuto tayo, mga Kristiyano, na magkumpuni. Kay babae, kay lalaki, matuto tayo magkumpuni. Hindi sa lahat ng panahon, ang nanay malakas, pwede yang mayrata sa higaan. Tayong mga lalaki, matuto ng gawaing bahay. Mga anak, matuto, tumulong sa mga magulang. Ang mga nasa abroad, kumakahingi naman ng mga anak, akala ay parang lang nagtatay ng pera at namumulot ng pera sa abroad. Tatawag nanay, tatay, kailangan ko ng ganito, nanay, ate, kuya, kailangan ko na. Parang dinadampot lang ang pera sa ibang bansa. May nagpapagod din mo yan. Nagtitiis sa init ng araw. Halos lahat ay nagpapakatulong para lang kumita, padala sa pamilya. Aba, akala lang nila dinadampot ang pera sa ibang bansa. Kung makahingi naman sa Pilipinas, eh, ganun-ganun na lang. Oh. Diba? Kaya sa parables, chapter 25 ng Matthew, binigyan ng talent ng lima, binigyan ng dalawang talent ng dalawa, binigyan ng talent ng isa. Chapter 25 ng Matthew, sabi ng amo, sige, aalis muna ako, pagbalik ay magre-report kayo. Ginawa nung lima, kinarabaho, tumubo ng lima, ay pinagpala, sabi sa huling bahagi. Yung dalawa nag-report, naging apat. Eh yung isa, ano ginawa? Itinago. Haba, iisa na nga lang, itinago pa. Ano mag-report na? Ano ang nangyari doon sa isa? Sabi ng Bible sa verse 26-27, chapter 25, ikaw na tamad. Ikaw na tamad, saan ka dadalin? Diyan na nga ang pagngangalit at magngingipin. Ibig sabihin ay dagat-dagat ang apoy ang punta ng tamad. See? Kaya ganda ng lesson, Christian. Kaya sa karatula ng Olongga po, bawal ang tamad. Sa Kristiyano, bawal ang tamad. Binigyan ng bahagi sa chart. Ay, bata pa ako, naiya ako tumayo sa pulpito, nung matanda na. Bigyan ba, ako matanda na ako, bigay mo na sa bata. Ay, saka lulugar. Nung bata-bata pa, binigyan ng bahagi, sabi, bata pa ako, hindi ko pa kayang umarap. Nung matanda, may ay, ako matanda na ako, bigay mo na sa bata. Ay, di ba? Ano pa? Sabi ng Proverbs, ng Romans chapter 12, verse 11. Chapter 12, verse 11, huwag tayong maging tamad. Tayo ay magsumikap sa spiritual. Spiritual na nga yan eh. 12:11 ng Roma, ganito nakalagay. 12:11 ng Roma. Okay, basahin ko lang ha. Ito sabi sa atin sa 12:11 ng Roma, wag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Kaya ang title, Christian. Pag sinabing Christian, tagasunod ni Kristo, the followers of Christ. Yun ang ibig sabihin ng Christian eh, kaya ang ating lesson eh. The followers of Christ, tagasunod ni Kristo. Tapos tayo tatamad-tamad sa spiritual. Kaya sinasabihan tayo ni Apostol Pablo, huwag tayong maging tamad. Magsumikap tayo sa spiritual. Sabi nga ni Haring David, hindi ako nakakita ng mga anak ng Diyos na nagpapalimos. Tignan natin ang Kawikaan 26. Tignan natin ito. Kawikaan 26. Tama nga ba yun? Tingnan nyo ito yung maganda eh.
Nakakita niya yung pintuan, di ba may mga bisagra yan? Ay, pinipihit na gano'n kung ang pagsara, pagbukas, yung bisagra nun, yun na naglalaro. Yung daw taong nasa higaan, tinan niya, yung tao daw nasa higaan, pinipihit ng kabila kanan, nihintay yung mapagsubuan. Pakinggan ninyo, 26 ng Kawikaan, talatang 13, tapos 14 at 15. Tingnan nyo sa YouTube, sa isa na ha, sa YouTube, wala nang ginawa kundi hatiran ng hatiran ng pagkain. Nakita nyo YouTube? Hanggang lumaki na lumaki, naalala ko si Brother Jenix de la Raga. Ang daming mga, halos, ay, hindi na makaalis sa higaan. Hindi na makabangon. Hatid na lang, hatid ng pagkain. Eh, anong mangyayari dun? Eh, di palaki ng palaki. Pakinggan niyo yung Biblia. 26 ng Kawikaan, simulan ko sa 13. Sinabi ng tamad, may leon. May leon sa daan. Isang leon ay nasa mga lansangan. Verse 14, chapter 26 ng Kawikaan. Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kanyang bisagra, gayon ang tamad sa kanyang higaan. Oh? 15. Idinadampot ng tamad ang kanyang kamay sa pinga o sa pinggan, napapagod siyang dalhin uli sa kanyang bibig. Aba. Pwede naman bumangon, pwede naman tumayo, sasabihin, nanay, penging ang pagkain, mama, penging pagkain. Hahatiran ng nanay, palibas ang mahal na anak, hahatiran doon sa higaan. Hindi man lang bumangon, kaya naman bumangon. O gaya raw ng bisagra, pinipit kung saan, di ba? Yung bisagra, pagbukas ng pinto, o pagbukas, may pagganon. Yun daw tamad, kung paano ang pintuan ay pumipit sa kanyang bisagra, gayon ang tamad sa higaan. Idinadampot ng tamad ang kanyang kamay sa pinggan, napapagod siyang dalin uli sa kanyang bibig. Ay, kailangan mo subuan. Laki-laki na. Buti sana kung yung na-baby, tulad ng kalapate. Ang kalapate, pag kumain yan, dahil hindi pa makatuka yung inakay, nilalaro ng kalapate yung pagkain dito. At pagkatapos ay sinusubo sa bibig ng inakay. Meron bang nanay na ganyan? Pagkatapos subuhin nyo sa, lagay nyo sa bibig, susubo nyo sa anak nyo? Nagawa ba sa inyo yan ng magulang? Di ba? Pero ang kalapate, iba. Nilalaro muna yung pagkain dito sa bibig, tapos ikapwa bibig. Eh, hindi pa sila makakain. Normal yun eh. Hindi pa sila makatuka. Ang baby, pwede mo pa subuan. Pero yung mga dalagat binata na, wala nang ginawa kundi ML. Nako. Hindi ba tayo nakukonsensya dito sa lesson? Yung isang ML, okay lang yun eh. Maganda yung habit na ganun. Ano ba isang ML? Manalangin lagi. Diba? Yung isa, Mobile Legend eh. Yung ML na isa, manalangin lagi. Ayan. Diba? Excuse me, Donski. Ano oras ba ako matatapos? Baka mapasarap ako dito, butin tayo ng hapon. Okay. 10:20, no? 10:20? Ah, 10:15. Sige po. Oh, di ba? Okay, sabi ni King Solomon, uy, tayong mga tamad, tumingin ka sa langgam. Chapter 6 ng Proverbs. Puno ng advice ang Proverbs eh. Tumingin ka sa langgam. Kahit walang leader, walang pangulo, walang ginawa ang langgam, tag-araw, tag-init, nag-iipon ng pagkain para sa panahon ng tag-ulan. Ina-advise ni Solomon, mga tamad, tulad kong tamad. Sabi ni Solomon, oy, tumingin ka nga sa langgam, basta mo langgam. Bakit kaya? Ano meron sa langgam? Abay, walang leader, walang nagdidikta, gawin mo ito, gawin mo hindi. May paruot pa rito ang langgam. Isa may mga bagay na maliliit. O, malalaki pa sa kanila. Hindi kayang buhatin, hindi kayang dalhin. Gagawin ng kapwa langgam. Kala mo, meron parang, parboy, tulungan nyo ako, hindi ko kaya mag-isa ito. Parang ganon. Kakita, mag-umpukan sila, bubuhatin isang bagay. Mapasin nyo yun, hila-hila na maraming langgam.
Mahirap ang gawain pagkaisa ang gumagawa. Nakita niyo isang probinsya nung araw, ang bahay nililipat. Binubuhat na araw kung saan mo gustong pwesto. May bumubuhat na iba-iba. May buhat na nagpapasarap. May buhat na kala mo, hirap na hirap talaga. Di ba? Ang gawain ng Diyos, hindi kayang gawin ng mag-isa ng tao. Malibang lahat tayo ay gagawa sa gawain ng Diyos, mabilis matapos. Ba? Kaya ang prinsipyo ng Bible ay talagang tayong lahat binigyan ng talent ng Diyos. Meron tayong kakayanan. Huwag natin sabihin, ay wala akong talent, wala akong kakayanan. Naku po! Para mo lang sinabi ang Diyos ay walang ibinigay sa atin. No? Meron tayong kakayanan. Kailangan lang natin ipraktisin. Kailangan lang natin tayo ay gumalaw, kumilos. Mahirap yung hindi gumagawa. Mahirap yung hindi nagtatrabaho. Ano po? Kaya kung may trabaho man tayo, mahalin natin yung trabaho, mga kapatid. Mahirap mawalan ng trabaho tapos mag-a-apply ka, hindi napakadali. Mahirap. Kaya kung meron po kayong mga trabaho ngayon, anumang klase ng trabaho, wag lang illegal, mahalin niyo yung trabaho. Kasi pag nawalan ng trabaho, nga ang pamilya. Mahirap. Butik sana kung palati tayo susuplayan ng gobyerno ng ayuda. Okay lang, nakanganga. Hindi eh. Misan, yung bigas na di mo makain, sarap nga ng ulam mo, bigas naman di mo makain. Di ba? Mahalin natin ang trabaho. Kaloob ng Diyos yan. At wag naman nating sasagarin ang trabaho. Mahirap din. Bakit? Pag sinagad ang trabaho, ang katawan, papalyado. Pagka nagkasakit, saan mapupunta ang ipinundar? Saan mapupunta ang pinagtrabahuhan? Saan mapupunta ang pinag-ipunan? Ay saan? Diba? Kaya, hinay-hinay lang. Huwag sagat-sagat sa trabaho. Pag kailangan ng katawan, nararamdaman mo katawan, kailangan mag-rest, i-rest yan. Kailangan ang isipan, napapagod, kailangan ipagpahinga yan. Makina ng appliances nangangailangan din ng pahinga. Pagtigil, tayo pa kayo mga tao na nilikha ng Diyos, na ginawa ng Diyos. Kailangan nating balanse ang buhay. Mahirap, mga kapatid, mahirap. Marami na tayo nasaksiyang nakapag-abroad. Pagkatapos nagkasakit, nauwi lang yung pinag-ipunan doon sa sakit. Halos maisan lang, maibenta ang mga gamit para lang maisurvive yung karamdaman. No? Kaya mahirap, mga kapatid, mahirap. Nasabi ko na po sa inyo. Kahit anong sigla, sipag ninyo sa abroad, pagkayan ay ang katawan ay masyado ng ginasgas, ay. Diba? Mahirap. Mahirap magkasakit. Kaya sa kasabihan ay totoo pa rin yung health is wealth. Pag kailangan ng pahinga ng katawan, ipahinga. Kailangan ipahinga ang isipan, ipahinga. Pag yan ay nasagad, nasagad ang isipan sa kakaisip. Pag hindi ka stressful, bigti ang labas mo niyan. Pag hindi mo na-control yan. Eh? O sige po, pansamantala, meron ho ba kayong gustong itanong ngayong umaga sa ating lesson? Wala, ay salamat naman, naintindihan nyo ating lesson. Thank you po. Hindi nyo na ako pinahirapan. Ayan po, kaya ang ating lesson, Christian at ang trabaho. Pag sinabing Christian, abay, dapat tapat. Kahit nakakita kayo ng inaiwang gamit sa mesa ng inyong amo, na parang nakakaakit na dukwangin ang inyong kamay, parang nangangati ang inyong kamay, wag. Christian, the followers of Christ, dapat maging tapat. Binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng gawain, ikay sa isang Kristiyano, dapat tapat, kahit sa ang kadalin. Ano po? May naiwang alahas, may naiwang nilong na makaganda, naiwang damit, naiwang sapatos, o anumang gamit na nakakaakit sa paningin sa trabaho, huwag mong gagalawin. Manapay, kunin mo, ibigay mo sa nararapat.
No? Dito sa church na ito, marami nang naiwang ikapu dyan sa sobre. No, ako'y nagkakarwas sa karwas ni Sami, maraming cellphone na iiwan sa karwas. Maraming mga alas na iiwan, minsan ay nadudukit pa na aming vacuum. Binabalik namin sa may-ari. Ang gaganda ng cellphone, ang gaganda ng alahas. Yan mga kapatid, Christian at ang trabaho. Bilang mga Kristiyanong nagtatrabaho, dapat masumpungan tayong tapat. Isalitang tapat, kahit saan mo ang gulo basahin. Pataas, pababa, spaghetti, hindi pala. Pataas, pababa, pahalang, hindi ba? Oh. Salitang tapat. Kahit saan basahin yan, pag sinabing Kristiyano, ang tao'y tiwala. Bakit? Christian. Nagtatrabaho kayo sa mall, nasabing kayo'y Christian, panatag sila kasi Christian. Lalo pag sinabi nilang, Christian, Seventh-day Adventist ka, alam nila yan, may tiwala. Wala itong droga, wala itong krimen, wala itong sabit sa karasan. Pag sinabing Seventh-day Adventist, Christian, wow! Panatag sila, tapat ang mga Adventist pagdating sa trabaho. Pero mahirap, pag ang Adventist ay paayayay sa trabaho, pag wala yung amo, ay, higa siya, laro sa ML. O pag naririnig na iyabag ng amo niya, kunyari, trabaho sa kilos. Aba, wag ganun. Kung kailan na wala yung amo, saka tayo sisipag, ay, hayahay, pag ganyan na yung amo, ay, sipag, sipag naman ang Adventist na to. Yung pala naman, pag wala yung amo, ML, ML. Aba, wag. Pakita natin tayo'y tapat sapagkat ang salibutan nanonood sa Adventist Christian. Ha? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, may mga talent, ang kamay na yan, gamitin sa gawain. O, sa paglilingkod, sa paghahanap buhay, na ang Diyos ay mapapaluguran sa pamagitan ng ating pagkilos. Pagpalain po ang ating pag-aaral ngayong umaga. Was found as a beggar, as an orphan with no home.